number ng hashtag. So para fair sa'yo, 12 siya. Pili ka from number 1 to 12. Sa mic. 10 po. Number 10. Ayan na. 11. Number 10. Okay, at ang hashtag na napili mo, dito ka sa loob na iha. Kamusta? Ano nararamdaman mo ngayon? Masaya. Normal yung ka ba? Gusto mo mawalay ka ba mo? Dibdibang kita? Papawalan ka ba yun? Okay na. Kamusta? Sino kasama mo dito? Ano po, yung mga kaibigan. Asan yung mga kaibigan ni Ms. Ragan? Lapit mo sa mic. Asan yung mga kaibigan ni Ms. Ragan? Parang umalis na. Umuwi na sila. May pasok pa bukas. Okay. Nag-aaral ka ba ngayon? Opo. Anong ano? Senior high school? Grade? Junior high po. Ah, junior high school. Kamusta naman ang pag-aaral, Iha? Okay lang po. Nag-aaral ka naman mabuti. Opo. Very good, ha? Continue yan, ha? First time mo sumali? Yun yung tanong mo. Ang iyong hashtag na napili ay? Ayan na. Hashtag election. Okay, konti ka tahimikan po para mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kandidatang sumagot. Again, ang hashtag is hashtag election. Okay, so nalilihan mo na iha. Okay na. Wala. Kahit bukas na tayo, okay lang na problema. Tayo sila mag-adjust. Okay, ang kanyang hashtag na napili ay hashtag election. Okay, hashtag election. Alam naman po natin na ang election po ay ito ko, iboboto ka kung sino yung papanigan mo, kung sino ang magiging presidente ng Pilipinas or ng... Or ng magiging kapitan ng barangay nyo. Hashtag... Okay na yun. Okay. At iyong hashtag na napili ay hashtag equal rights. Okay. The given question to me was equal right. Ladies and gentlemen, as we all know, that here in our society has discriminatory society. I strongly believe, ladies and gentlemen, that if you are gay, lesbian, a part of LGBT, that you have a right to respect, to give a love, and most importantly, which is to accept in our society. Naniniwala po ako, mga mahal kong kaibigan, maraming manonood, na ang pagiging bakla ay hindi masama sa mata ng tao, mata ng Diyos. Dahil naniniwala ako na lahat tayo ay pantay-pantay. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, ang iyong hashtag na napili ay hashtag Facebook. Okay. Maraming salamat po sa magandang katanungan. Hashtag Facebook. Dalawa lamang po ang uri ng Facebook sa ating mundo. Mayroon pong positibo at mayroon pong negatibo. Bakit nga ba po? Ang positibo po ay nagbibigay po sa atin na kung saan nakakapagtulong sa atin na makipagkomunikasyon sa ibang tao. Nakakatulong din po siya na magbigay sa atin ng life story po. Tulad na lamang po ng pagpo-post po sa pang-araw-araw na ginagawa po natin. Bagamat, ang negatibo naman po na ginawa po sa atin ng Facebook ay dito po mapasok ang cyberbullying. Lagi po natin pakakatandaan, ang cyberbullying po ang sa pinakamalaking kaso sa ating bansa. Kaya po, sinisimulan ko naman po sa inyo mga kabataan at lalong-lalo na sa mga pausbong pa lamang. Magpuntay yung mabulag sa social media. Matuto po tayong gumamit ng praktikal na ating pamamaraan. Yun naman po. Maraming salamat. Ang napili mong hashtag ay hashtag President BBM. Right.
Okay, ladies and gentlemen, good evening to each and everyone. Especially to the Word of God. Lalong-lalo po yung mga manonood ngayon. Hashtag Presidente BBM. Alam po natin ngayon at natutuwa ako dahil maganda ang kinakalabasan ng ating bansa. Lalong-lalo na po sa mga naging kriminal o sa mga naglalagay ng mga droga ngayon sa ating bansa ngayon. At bakit ko po nasabi mga hurado at mga manonood? Dahil ang ating presidente, magaling siyang gumawa ng ating action, hindi lang dito sa ating barangay Manresa, kundi sa buong mundo. Sa buong mundo na kailangan natin maging kalaisipan upang maging malinis ang ating kaunlaran, lalong-lalo na itong bansa natin. Dahil alam naman po natin na maraming korupsyon sa panahon ngayon. Ngunit ang ating Pangulo ngayon ay isang magandang ehemplo na bilang isang BBM. Ayun lang po at maraming salamat. Thank you very much, kapatid. Babangon muli, di ba yun ang ano, di ba yun ang tagline, babangon muli. Thank you, President BBM. Okay, ang hashtag na napili mo ay hashtag ekonomiya. Mga hurad at maninood, ang napili ko nga po daw ay hashtag ekonomiya. Marahil marami po sa atin na naghirap dahil sa dumaalang pandemya. Pero hindi po palakip sa atin bilang isang Pilipino ang pandemya na dumaan sa atin upang paahunin ulit natin ang ating ekonomiya. Naniniwala po ako sa pagiging agresibo ng isang Pilipino ay matututunan natin na palaguin ulit o bigyan natin ng magandang ekonomiya ang ating bansa. Dahil naniniwala po ako sa ating bayan, hindi natin kailangan na tayo lang ang mag-isa, kundi dapat sama-sama tayo upang mapataas natin ang ating ekonomiya. Maraming salamat po. Okay, number 6 and hashtag na napili mo ay siyempre ang sariling atin na hashtag Manresa. Hashtag Manresa. Saan ako lumaki at pinalaki ng sarili kong magulang? Manresa, kung saan humubog sa akin at nandito ako ngayon. Yeah, okay lang yan. Ayaw mo yan. Manresa, kung saan isang tanyag na barangay sa District 1 na kahit kailan ay hindi nagpapatalo kung kani-kanino lang. At kung saan laging nagbabayanin yan. Manresa, isigaw ng bayan. And I think ang tawa DJ, bili ka ng number na pero tayong 2, 5, 8, 7, 11, 12. Sa mic na 7. Meron ng 7 na napilay. Meron ng 7 na napili na. 11. Oy, medyo sakto to sa'yo. Ang hashtag na napili niya ay hashtag LGBT. Hashtag LGBT. Ako po ay LGBT. Ako po ay pinanganak ng June 15th. 2007. 7 years old po ako naging LGBT. Kaya lumaki ako, 16 years old LGBT po ako. Alam ko po mahirap sumali sa mga ganito pero Pero kaya ko po. Kaya, congrats po sa akin. Thank you. Pili niya ay hashtag education.
Okay. Hashtag education. Malaga ito sa, dahil ito ay isang pag-aaral na Tagalog ng pag-aaral. Maraya lang po natin mga mahal kong urad at minamanood. Ang pag-aaral ay kailangan natin para matupad natin ang mga pangarap natin sa buhay at matulungan natin ang ating pamilya, ang mama, papa natin. And I, thank you so much. #9 Uy. Ang hashtag na napili niya ay hashtag global warming. Ah, okay. Okay, hashtag global warming. Lingit sa ating kaalaman na napakasira na po ng ating kalikasan. Ngunit, sino po ang sumisira nito? Tayo rin ng mga tao. Ngunit, lagi natin tatandaan na sa simpleng paglilinis sa ating kapaligiran, makakatulong po tayo sa ating global warming. Dahil ika nga nila, huwag mong itanong sa kalikasan kung ano ang nagagawa niya. Bagkos, itanong mo sa kalikasan kung ano ang nagagawa niya, kung ano ang impact niya sa ating mga tao dito sa ating mundo. Dahil ang kalikasan ay isa sa pinakamahalaga dito sa ating mundo. Dahil ito ang unang-una nating pinagkukuhanan dito sa ating mundong ginagalawan. Dahil nga, ladies and gentlemen, Mother Earth is so very important here in this world, because I believe, ladies and gentlemen, that every individual have different perception in life regarding in this matter, and I, as an individual, I have my own. That's why kalikasan is so very important here in our society, and I thank you. I feel good. I think ready na siya kasi ang tagal lang inantay niya. Hindi naman, not at all. Pero I was born ready. You were tayo ready. Pili niya kapatid. 2, 5, and 12. 2, 5, 12, and 12. Rumble, 20. Okay. Definitely, duenas ako sa 2. Kaya ang pipiliin ko 12. At least may 2. Di ba? Okay, ang hashtag na napili ni Miss China, bumburong bumbong, ay hashtag love wins. Pag sinabing hashtag, it depends on your opinion or it depends on your suggestion. Walang mali, walang tama, nakadepende kung paano namin i-deliver. Hashtag love wins. Ang una pumapasok sa utak ko, nakakainggit. Kasi sa buhay ko bilang isang bakla, hindi ko naman naranasan yung love wins. Kasi sa buhay ko, hindi naman ako nagtagumpay para magkaroon ako ng kapareha na totoong magmamahal sa akin. Pero, kailangan kong baliin. Alam niyo ba ang definition ng love wins? Pag sinabing hashtag love wins, hindi naman nangangulugan na kailangan habang buhay, meron kang kasama. Hangga nananalaytay yung pagmamahal ng pamilya mo sa'yo, kahit sino ka o kung ano ang kasarian na nabubuhay ka sa mundo, yun yung tinatawag na love wins. Kasi ako, sobrang pasasalamat ko sa buhay ko, sa partikular na kasarian na pinili ko, hindi naging hadlang yun. Love wins para sa akin yung tanggapin ako ng tatay ko, tanggapin ako ng nanay ko, tanggapin ako ng mga kapatid ko. Yun yung tagumpay na masasabi ko sa sarili ko na kailangan kong lumaban at mabuhay sa mundo kahit bakla ako. Dahil tatandaan natin, walang tagumpay sa buhay.
kung ano yung makukuha mo, kung ano yung karangalan na meron ka, hanggat tinatanggap ka ng pamilya mo, hanggat nandiyan yung mga taong sumusuporta sa'yo, masasabi mong panalo ka. Yun yung love wins. Kasi aanhin mo yung isang taong kapareha mo kung at the end, iiwan ka lang din. Pero ang pamilya, mananalaytay yan sa buhay mo, mawala ka man sa mundo. Tatrabawin ka niyan, mamahalin ka yan. That's what we call unconditional love. Because the most important things in this world, it cannot be seen or even be touched. They must be put with the heart. Thank you. Salamat, Love Radio.